Nanggipit na naman ang China Coast Guard sa mga mangingisda sa Bao de Masinloc na nangunguha lang na makabibi. Isa sa mga mangingisda ang eksklusibong humarap sa News 5 at kinuwento ang kanilang sinapit. At live mula sa Pangasinan, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta yung mga mangingisda? Jiggy, kung makikita mo sa likuran ko, nakabalik na ang bangkang pangisda na ginamit o sinakyan ng ating mga kababayan at natunto natin yan mismo dito sa bayan ng Infanta sa Pangasinan. Kasunod ito ng pagpapalayas na naman ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Eksklusibong humarap sa akin kanina ang isa sa mga mangingisda na witness sa insidente. Hindi nakapalag sa China Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy na nanguha ng seashells o kabibe sa Bajo de Masinloc nitong January 12. Sa video na ito, makikita ang paglapit ng mga tauhan ng CCG sa mga Pilipinong mangingisdang sakay ng FP Legendary Joe. Pagbigyan muna natin, tabidyuan natin. Ayun, oo, oh, hinaharang nila yung ano, bangka na service ng bangka na ano, Pilipino. Oh, yan, oo. Oh. Wawa, pasig bato at tumatak. Tinapoy sila ng China Coast Guard. Sakay sila. Nandala silang ano, pamalo. Sa isa pang video, ramdam ang pagkabahala sa boses ng mga kasamahan ng mga mangingisda na nakaabang sa malayo. Hindi sila pwede manakit yan. Ano kayo, manakit sila, nakabito sila. Isa pa yung mga parlo sila na ay. Balikin na rito! Kanina, pinuntahan ng News 5 ang tahanan ng mangingisda sa likod ng video sa bayan ng Santa Cruz sa Zambales. Ramdam pa rin daw ni Jack Tabat 36 mataong gulang ang takot sa tuwing maaalala ang insidente. Kwento niya, low tide noon ang mamulot ang mga kasamahan niya ng dolphin shells o taktako na pananghalian daw sana ng grupo. Tapos nung kumuha na yung kasamahan ko sa ano sa Scarborough, sa may hunasan sa Bila, biglang lapit nung China Coast Guard, nagbaba sila ng rubber boat. Pinuntahan nila yung kumuha ng mashel. Ginamitan raw ng megaphone ang limang tauhan ng China Coast Guard ang mga kasamahan niya. Nauwi pa raw ito sa habulan. Bago sila paalisin sa lugar, pinuntirya pa raw ng mga Chino ang mga naipong seashells ng grupo. Hindi raw sila pinayagang makapanik sa kanilang mother boat hanggat hindi ibinabalik ang mga nakuhang seashell, kaya ibinalik nila ang mga ito sa dagat. Sa video na ito, may rubber boat pa ng China na nakasunod sa bangka ng mga Pilipino. Ipinagtataka ni Jack kung bakit sila ay pinagbabawal sa lugar gayong pasok sa ating teritoryo ang Bajo de Masinloc na mas kilala rin sa tawag na Scarborough o Panatag Shoal. Bakit sila pinagbabawal? Eh shells lang naman yung kukunin nila para pang-ulam pananghalian. Ayon kay Jack, gustuhin man daw nilang lumaban, wala silang panama sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Ang inisip nila, baka kami lang din mapapahamak kasi bangka lang ang gamit namin sa kanila, barko. Eh anong laban ng bangka sa barko? Ayon kay Jack, hindi na bago ang insidente nito. Ang bangka raw niya mismo noon, binanggari ng China Coast Guard. Binangga talaga yung service boat ko. Pero yun, wala akong video. Pero totoo yung buti nakabalik yung bangka ko. Nakakapagod na raw ang panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pinoy. Aping-api talaga tayo. Inaangkin na nila talaga. Inaangkin na nila. Kay President Bongbong Marcos po, sana maaksyonan po kagad. Ang gusto lang naman namin, yung malaya din kami makapangisda sa loob ng Scarborough. Jiggy, kinundina ng National Security Council ang panibagong harassment na yan ng China Coast Guard. Ikinababahala ng NSC ang nangyari, lalo't umaasa sila na mas magiging tahimik ang 2024 para sa West Philippine Sea. Jiggy, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.